Game 2 in the best of 3 between RSG at Unique Devu. RSG ata nanonood ng mga games from Brazil. Oo. This is a Brazil pick. Alucard, ginagamit yan sa region nila. One of the favorite picks as well. Japan, a little bit, ginagamit from time to time. Para sa kanila, it's one of the options, pero hindi yun yung main option mo para sa jungle carry. Question is, will the lineup of RSG be enough para mapagana yung Alucard na to? For me, yes. Kulang sa... They don't have so much AOE crowd control. Pero yung magiging team fights na makita mo dito sa RSG, magulo. Magulo na team fights. Sobrang scattered yung focus nila. Pero kung yung Unique Devu dito, hindi nila mahinto or ma-focus si Jason, mahirapan sila. Yep. But then at the same time, meron pa silang LY4 na kailangan kalabanin. So, how much are you really going to commit just to take down the Alucard? Good question. Ang tanong ko din, naglalaro mo kayo ng Magic Chess? Kasi anniversary season na ng Magic Chess, man. You gotta check it out. It's in the in-game arcade. And you also have to check out Smart, witness your teams battle it out with free Giga Games. Diba? Yep. Giga Games, 14 gigabytes of Mobile Legends and Facebook Gaming for 99 pesos 7 days. Saan ka ba? Download na Giga Life app and choose free games. That is a winner of a combo pack. Pero, pagkita mo dito ang combo ng RSG. Sipin mo, World Championship tayo, Rapart. World Championship! Alucard! World Championship, mga tol. Sobrang saya ko ngayon. Ito nga sabi ko. Ang daming nagbubunyi ng mga Alucard main ngayon. Oy, hero ko yan! Finally, di ba? That's what, again, I'm still looking forward to whether or not gagana siya. Pero, if hindi man, malupit pa rin RSG for pulling it out. Pero let's see, maaga pa naman. And looks like, mabilis naman din ang jungle presence ng Alucard ng RSG, already level 4. And yun nga yung sabi natin dun, during the draft, isa nga itong super jungle Alucard. Uh-oh. Na mabilis nga naman yung damage output niya kasi continuous yung skills niya. Diba? So, tignan natin if it's going to be a problem or will it be something that Unique Devu has to keep their eyes on. Now, RSG, mahulit sila dito ng Unique Devu. First Blood, actually, ang mapupunta sa Russia. KZP dito, tumatakbo, habulin siya. Pero yung pader ni Grok actually is what stops Unique Devu just a bit from chasing them down. Napa-feathered airstrike si Sana. And that is a one-for-one trade. Questionable kung bakit hindi binabani ni Sawo yung pader kasi nakatulong nga yun sa pagtakbo ng RSG. Pero one-for-one trade pa rin yun. I'm pretty sure Unique Devu feels bad. They could have gotten more, but at this point, at least, hindi ka nawala ng iba pa. At least, one-for-one trade lang. And big deal yun dahil nakuha sila ng turtle dahil dun. Oo. So able to get a lot. KZP, nag-scout-scout lang muna dito sa mga bush. And Jason is still the farming machine. Still going here. And ito nga, side lane na Harit, like I said earlier, going for the gold lane instead. It's actually what you really want to see during time na ibang carry yung nagiging focus dito sa game na to. And yung masasabi ko lang, ang unique, well, all the puns intended, ang unique ng approach ni Sawo sa Grok niya na nagbaon siya ng Petrify. Usually, most Groks, they want to go for the flicker. Pero Petrify binaon. Either flicker or sprint, no mobility. Pero looks like alaban dito ngayon is magiging dependent din sa mobility ng RSG. Kung makakabawi ba sila sa ikot, sink, nakuha ng isang kill dito sa top lane. Pero syempre, buhay pa rin naman si One Shoot! One Shot! Ano man? Sisigaw ka ba? Hindi ko alam! Meron siyang turtle buff, meron siyang good orange, side, meron siyang purple, triple buff. Oo. Itong Yisen scene niya, and it's something that you don't really want to mess around with. Lalo na sa early game. And Jason, yung Alucard, yung carry naman ng RSG, siya yung nahirapan sa pag-jungle. Actually, no, the jungling is fine. Hindi naman siya nananakawan ng buffs. Pero yun nga, in the team fight, nahirapan siya lumapit din sa Unique Devu. So, the funny thing is, yung parang nangyari sa RSG kanina, or yung ginawa ng RSG sa Unique Devu, ang Unique Devu naman gumagawa dun, nun sa RSG.
So now, Jason, napaisip dito yung RSG. Umiban na nga yung galaw nila. Parang, okay, back to laning muna tayo. Give time muna kay Jason para makipag-farm. Pero that means another turtle ang mapupunta dito kay One Shoot sa isang Shin. So next team fight ata, baka mahirapan ang RSG kung hindi nila malapitan yung isang Shin. Sync has to focus on that isang Shin. Pero RSG dapat pumuesto sila well enough na makaka-rest back naman sila kay Sync. Another one bites the dust. Oh. As they say. So, wow, flicker in with the ejector. Was it worth it? Oh, looks Jason! Like it will be. That's two kills going over the RSG for one ni KZP. And I think hindi pa sila tapos. They could get more. Pero sana, looks like mapapachill muna siya. At habang nangyari yun, nakakalibre naman ng Tore itong si Sync sa top lane. Good news here for RSG. Let's look at the instant replay. Nagkumpul-kumpul ang mga miyembro ng Unique Devo. Kinain lahat nila ang Feathered Airstrike at ang mga damage ni Alucard, Fission Wave, everything. Grabe. That's something that Unique Devo cannot do. Actually, that's true. And all the while, free farm din si LY4 dito sa baba. And I think that might be a problem later on para sa Unique Devo pag hindi nila pinag-focusan ito. And dahil nga doon, yun ang magiging susunod nila, ang target. Malambot lang yung Torre niyan ngayon sa putong ito. Wala ng Outer Turret Energy Shield na paprotekta sa kanya. And now, KZP has to be really careful here. Pero, oh no, mahuli dito si One Shoot with his first kill. So finally, RSG, nahuli nila yung carry ng Unique Devo. Tama. At Unique Devo, medyo dumudlas-dlas tayo. And on the gold score, 1K lang, alamang, ng Russian team dito. Laban na to, which is, I think, dapat mas malaki pa. Especially considering Alucard si Jason right now na hindi malakas yung early game presence niyan. So, nababawi nung Johid. Yeah. At ni Sana. Diba? So, tingin natin if there's gonna be more here against Sawo. Just holding Power of Nature, bot lane, Sync versus Defender 1v1. Absorbing the Sha Essence. Yan ang ginagawa talaga ng isang Yu Zhong. And now, the rest of the squad for Unique Devo playing a little bit more passively. Takot sa ejector nitong si KZP. Nag-threaten-threaten lang sa bot lane. Laban na naman, Electo final blow para makatakas, makalayo. Defender, binakainuunti-unti niya itong si Sync. Pero si Sync, binabawi din ang buhay na wala. Oh. LY4 na dahil sa top lane. That's unexpected dito sa top lane na to. One shoot. Nakabawi siya. Third turtle of the game. Tignan natin kung makukumpleto ng Unique Deus ang lahat ng turtles. Kung makuha nila ang lahat ng turtles dito, they're trying to zone it out. RSG, hindi sila makalapit, and good defensive positioning there para sa Unique Devo na no problem na dito si Isang Shin. Alam natin going into the mid game, farmed up na siya. He doesn't have to worry about items and damage. It's gonna be there. But what Unique Devo has to worry about is the damage of RSG. Ang bawas ng ejector na yon. Looks like it was enough to put them down. Very, very low KZP. Binawi lang din naman ng Unique Devo. Pwede mo silang pumush dito sa mid lane kung gusto nila. Pero looks like si Jason, aawat na. LY4 pa rin tumatabi sa top lane kasama si Lil. Again, si Lil on that Alice. Isa din tong ano eh. Isa din yan sa mga X-Factor dito sa Unique Devo eh. Yung Alice, minsan, magulat ka, bigla lang papasok eh, no? Papasokan ka, meron ka, ang taba na, ang sakit, hindi mo papatay kasi sobrang kunat. So, yeah, we have to really have to watch out for the development of Lil here. Pero RSG, lumalaban! Ooh, one shoot! Talaga namang siya ang no-one shoot! Ito, si Sana dito. So far, so with the Feathered Airstrike, sobrang solid na. Because of the mid lane pressure na gagawa nila KZP dito. Sawo, Power of Nature again. Hindi mo pwedeng iba to yan. And Jason, still able to survive here in the mid-game. Sabi na, like, RSG really slowed down their game na, okay, let's just depend first on LY4 or kay Sana or kay Sync, KZP. Sila muna bahala na kumuha ng pick-offs, manalo sa skirmishes, pero kailangan ko talaga muna mag-farm. I had two deaths in the early game. Sabi ni Jason, pa-farm muna ako dito, and that's exactly what they did. Pero in the bottom lane, na-push na naman ng Unique Devo and Lil, oh, bad spot. Si Lil, ito yung sasabi nating surprise factor. Siya ngayon ang na-surprise ng RSG. Top lane, lumalaban pa si KZP nandito sa likod. Kaya pa kaya humabol
ng present members, pero looks like RSG yung tatlong miyembro nila nanood. Sabi nila, it's over! Wala tayong magagawa dyan. Paalam, kaibigan. Pare, next time na lang. Okay, next time na live. Wala eh, lali mo eh. Respond ka muna. Mo yan, bahala ka. May ultimate na nga eh. So, back na kami ah. Yan, si Sink naman sa bot lane again. They're still trying to see if they can stop the pressure around the Lord area. Kunin mo din yung Lito Wonder para mas bilis kang umikot. Kailangan niya ni Jason, especially ngayon. Lalo na ngayon. Diba? Kailangan niya talaga ng fast rotation dahil wala na yung mga tour. And once again, the second tower or the third tower breaker dito para sa RSG, I see Sink. And I like what he's doing na tinatrabaho niya lang yung side lanes dito. Na alam niya, since meron siyang Black Dragon form, kung mahuli man siya, makakataka siya. And then at the same time, this opens up the entire map para sa RSG para makagawa sila ng ibang bagay. Yup, in RSG, looks like they just want to take a slow one guy at a time. Si KGP naman ang malalim. Looks like he will be very low, trying to dive in by defender. Si Sink nasa likod. Mabawas ng hindi napapansin. KZP takes down the Alice as well. Pero looks like RSG ang magiging sugatan sa laban na iyon. Windblow at Windstorm. Sunset Lover coming in with the clutch. Kaya sila nakakuha ng tatlong kills doon. Great play by Unique Devo to turn that team fight around. It looked really, really bad for them. Actually, iisip ko, parang mukhang RSG na to eh. Kasi kinakain na ng Unique Devo lahat ng damage. But again, Sunset Lover, beautiful timing, beautiful entry, napaikot ang laban pabor sa Unique Devo. At mukhang naghahanap na ng push dito ang Unique and naghahanap sila ng first win nila dito sa M2. Kailangan ng Unique Devo itong win na to or else negative all the way. And that's not a good way to end your first day. So kailangan talaga nila ng panalo. And kita, I think ramdam ko na eh. Ramdam ko na yung gigil ng Unique Devo dito. Oh. No? Alam mo yung kailangan natin ng win, guys. We gotta hold on. Mm-hmm. And the call is looking very good so far for Unique Devo. They are finding ways to counter yung mga galawang ganyan ni KZP. And napipigilan din nila si Jason na magwala as an Alucard. Usually, makita mo yun, nagwawala-wala na yan. Whirling Slash and Whirling Smash. Sink on the top lane, lalaban sa dalawa. Kaya ko naman! Bakit ba? Si Lil, eto lalaban pa ba? Nag-ihigupan sila ng buhay. Pero sa top lane, Sawa to the rescue with the power of, with the unstoppable force. Pero it looks like it's not gonna be enough. And that's gonna be LY4 taking down Lil as well. Late ang pag-rotate ni Defender, pero I think he was focusing on the towers there. KCP naman ang inhabo ng Unique Devo. Makatakas siya. And again, RSG Sink. Para sa akin right now, early MVP ko para sa laro nito. Sana again, ramdam na ramdam mo yung presence niya all throughout the map. But si Sink ang nagbubukas ng mapa para sa RSG hanggang ngayon. Napakatapang ni Sink, man. Tunay ang bayani. Pero looks like, napakasakit din naman ng Mountain Shocker na takedown against si Jason. Walang Mountain Shocker lang yun, ha? Wow, that was impressive. Now, Unique Devo, sila ngayon na maghahabol. Three members na blood, napakababa ang buhay dito sa RSG. Big opening to para sa Unique Devo. Pwede sila mag-push! Ano yun? The veil is real! The veil is real! Sunset Lover! Nagising! Grabe, mahangin dito. Nasa Tagaytay pa tayo, pero nasa Russia. From Russia with love. From Russia with love. Unique Devo dito, Sunset Lover. Again, siya na ang X-Factor dito para sa Unique. Hindi na si Lil. Yung timings niya with the Windblow and the Windstorm. Windblade na rin lahat ng abilities niya. Nakukombo niya at the right time. Kung kailan kailangan ng Unique Devo, kung kailan papasok yung mga frontliners o yung mga carries ng RSG, nagagamit niya at the right time, nakuha na nga ng Unique Devo at ng Lord dito at sabi nila, guys, rush B, rush the base. Oo, si Sunset Lover. Kanina pa nating hindi napapansin yung hits niya, pero 615 na siya, kanina pa siyang kumakachi-kachi ng kills. Somehow, he's just doing so much from the back line. Hindi siya maabot ng RSG. Here comes the better airstrike. Sa likod naman si Sink. Siya ang nag-engage. Kasama si KZP. Laban na naman under the tower. The rest of the squad does not want to fight. But they let the Lord take it. Ayan na si Sink. Hindi pa tapos sa likod. Pero looks like yung team mo naubos na. Sink, where are you? Dito na me. The base.
going down for RSG. From the back, Sig, he's trying to deal the damage right now, pero Unique Devil, they might have just bit more than they could chew. RSG, nakaka-depensa sila dito. Defender could be up next. Wala siyang immortality, kailangan niya tumakas. And now RSG, they are in the brink of a loss. Kala natin mato 2-0 na to, pero Unique Devil, sabi nila, sawa na kami na matalo. We are gonna get our first win, and this is their best chance to do it. Ito na ang ganti ng api. Yan, sawa nag-aabang. Meron ba akong pwede ma-wild charge dito? Ito, ito, si KZP. Lalapit ka ba? Taka. Maghampas na tayo. Mag-unstop. Mag-force ka. Mag-wild charge ako. Joke lang. Ayoko. Binabotay lang niya. Gatekeeper lang siya ngayon. Gatekeeper. Tinginan lang silang dalawa. Tinginan lang. Si Sync, ito. Ito isa pa tong gigil eh. Feeling ko hindi pa. It's not over till it's over. Oh, pero grabe yung damage na lumalabas kay iba, Sync, ha? Iba, iba din. Talagang hinahabol niya yung Veil. Hinahabol niya yung Alice. Talagang si Lil ang hinahabol din niya dito. Naghihigupan sila. Oh my gosh! The damage output is real. KZP halos makalhati. Isang simpleng combo lang. 30% yun ang nawala sa buhay ni KZP. So, ejector pa yun. Oo, oh, yun yung frontliner mo. Ito na! Unstable force sa likod! Binatong paharap si One Shoot! Pero looks like hindi tatama ang mga Feathered Airstrike. Tatlo na lang up, pero nasa ng backup? Si Sync, nasa harapan na naman. Labat ng kalaban. Where are they? LY4 na iwan sa biyahe. Oh, si Sano wala ng ultimate. Atras na din siya dito sa base. Ngayon, ito na ang push na Unique Devu. This could be it. We have our first 3-game series, mga kaibigan. Ay, hindi pa. Hindi pa tapos. Sabi ng RSG. Oy, wait lang. Hindi pa. Wait lang. Ano ba? Rangheart, ano ba yan? Hindi, it's not over. Hindi pa tapos. It's not over till it's over. Chill ka lang, Rangheart. Well, mas si LY4. Si Sana. Umaaligid rin. Pero ito rata. Feather Airstrike, kaya ba? Kaya ba? Hindi na yata. Hindi na. 1-1. Unique Devu with their first victory. At it.